Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobre Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon po ang ating usapin ay ang tadhana o kapalaran. Marami nagsasabi sa atin na ang kapalaran ay inaasa na lang natin, nila, nating lahat, ang ating kapalaran. Yung iba dyan, umaasa na lang, hinihintay ang kanilang sinasabi na kapalaran. Tadhana ko yan, sinasabi nila. Kapalaran ko yan, sabi nila. So guys, tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. At tayo rin ang nagde-decision sa ating sarili kung ano ang magiging buhay natin. Huwag tayong umasa sa kapalaran na sinasabi nila. Kumilos po tayo, magsipag para sa ating buhay, para umasenso po tayo. Yung iba dyan, sinasabi nila, bahala na. So, ang bahala, marami pong napapahamak. Kung ikaw ay masipag, matyaga, matiisin sa iyong buhay, ikaw ay kumikilos, for sure, ikaw ay yayaman. Kung ikaw naman nagtamad, at hindi mo inaasikaso ang sarili mo, paano ka yayaman, di ba? So guys, huwag natin iasa ang ating kapalaran sa mga nangyayari sa ating buhay. Huwag tayong tatamad-tamad, kumilos tayo. Kung ikaw sa kinalalagyan mo ngayon, yumaman ka, gumanda ang buhay mo, nagsipag ka, of course, ano mangyayari sa iyo, aasenso. Dahil ikaw ay masinop sa buhay mo, ginawa mo ang para umasenso ka at para guminhawa ang buhay mo. Yun ang sinasabi ko sa inyo na tadhana na para sa iyo ay deserve mo yung mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Kung ikaw naman ay tamad at bulagsak ka sa mga pera na kinikita mo, kahit na ikaw ay marami pang pera, pinabayaan mo ang sarili mo, paano ka? Kaya ang tadhana po, sinasabi ko po sa inyo, tayo po ang gumagawa. Kaya kung anong buhay na nandyan ka, kung ano ang buhay na sinapit mo, ay ginawa mo yun. Yun po ang sinasabi ko sa inyo na tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Yung iba dyan, umaasa sa sinasabi nilang destiny ko yan eh. Destiny mo yan, ikaw ang gumawa niyan. Kaya guys, sinasabi nila na ang destinasyon natin, tadhana o kapalaran na yan ay huwag tayong umasa, huwag tayong hintayin, kumilos po tayo. Dahil tayo po, kung gusto natin umasenso, magsipag tayo, gumawa tayo ng paraan para guminhawa ang buhay natin. Halimbawa na lang, ikaw na nag-aaral ka ngayon, paano ka mag-graduate? Of course, pag-iigihan mo, mag-aaral kang mabuti, magsisipag para makatapos ng inyong pag-aaral. At pag nakatapos ka ng pag-aaral, huwag ka na naman maghintay. Kumilos ka, maghanap ka ng trabaho. Ang Diyos ay hindi natutulog. Dahil ang Diyos, sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tama po yun. Dahil ang Diyos ay maawain, mapagmahal, at lahat ng mga kailangan natin ay binibigay niya. Basta't magdasal lang tayo, magtiwala, at sa ating kakayahan ay magagawa natin yun. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Lahat ng tao ay ginawa ng Diyos ay perpekto yan. Kung ano man ang mga nangyari sa'yo, kung ikaw man ay walang kamay, bulag ka, kung ano man parte sa katawan mo ay may depekto, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos, ay tanggapin natin. Dahil yan ay makakabuti para sa atin. Gawin natin, yung iba nga dyan, bulag, di ba, nakakapagtrabaho. Doon sa nakikita ko sa Manila, bulag, pero nakakapagkilos, nakakapagmassage. Nakakabasa sila, at yung pipi, nakakapag-sign language. Maraming pong paraan. Kaya ikaw na malakas ka,
Kumilos ka, huwag mong iasa sa ibang tao kung ano man yung mga narating nila, huwag kang mainggit. Dahil ang inggit ay ikasisira mo yan. Kumilos ka, gumawa ka ng paraan para umangat ang buhay mo. Maraming tao ang mga umaasenso. Huwag natin silang husgahan kung ano man ang mga ugali nila. Dahil ang iba dyan, umaasa na lang sa tao na umasenso, humihingi. At kapag hindi mo sila napagbigyan, sasabihin sa iyo na napaka-salbahe mo, napakaramot mo. Hindi niyo po alam yung mga pinagdaanan nila kung bakit sila umasenso. Ipinararamdam nila sa inyo yung mga hirap na dinanas ng tao na yun na umasenso para kumilos ka. Pinagdadamot nila dahil kapag ganun ang paraan na ginawa nila, ikaw ay kikilos at lalakas ang loob mo at tatanawin mo yung tao na yun na yung hinihingan ng tulong na lalakas ang loob mo. Magkakaroon ka ng determinasyon dahil sa ugali niya at iisipin mo, pagdating ng araw, magiging mayaman din ako. So guys, yun ang sinasabi ko sa inyo. Ako, as for me, marami po akong experience, lalo-lalo na sa buhay ko. Nung bata ako ay mapangarap ako. Meron ako nakikita na tao na sobrang sipag, mayaman na siya ngayon. Iniisip ko, bakit siya yumaman? Nakikita ko sa kanya, yung determinasyon niya, yung sipag niya, kaya siya yumaman. As for me, nag-isip ako at gumawa din ako ng paraan. Yung ginawa ko po, nagsikap ako, nag-aral ako, pinagtiyagaan ko, tiniis ko yung buhay ko na noon talagang ang hirap ng buhay namin dahil ang mga kapatid ko, kanya-kanya kami. Ang mga magulang ko, hiwalay. Kaya ako, nagsikap ako sa buhay ko para umangat din. Nag-aral ako, ang ginagawa ko noon, nag-aaral ako. Talagang working student. Yung gabi, ginagawa kong araw. Gumagawa ako ng mga paninda ko. Nagtitinda sa init ng araw. Talagang pinagtitiisan ko. Gumagawa ako ng candy, ng iba't ibang candy. Inagahalo ko sa payat ko. Talagang determinado ako na makatapos para makamit ko ang pangarap ko. Ganun po ang ginawa ko. Ngayon, dahil sa pagsisikap ko, nakapagtapos ako. Pero nga lang, yung buhay ko ngayon, hindi rin naging maganda dahil nga yung mga buhay ko na nangyari. So ngayon, ang ginagawa ko na lang, inaayos ko na lang ang aking buhay para umangat, para umasenso. Nagdasal ako, nanalangin sa Diyos na gabayan niya ako. So yun, unti-unti, umangat ako, nagkaroon ako ng lakas at ang buhay ko ngayon, hindi naman as in umangat, nandyan lang tayo sa middle, hindi doon sa taas, hindi doon sa ibaba. Ang buhay ko, naranasan ko na rin na kumita, nakapag-abroad ako, umawak ng pera, nabili ko yung gusto kong bilin, nga lang, hindi nga lang lahat, dahil yung sa sarili ko, gagawin ko to, lalo na kapag nangarap ako, kikilos ako para makuha ko yung gusto ko. Unti-unti yan, kumbaga sa hagdanan step by step, hindi yung nandun ka kagad sa taas. Instant yan, instant, hindi po ganun kabilis. Yung mga umaasenso na yan ay lahat ng hirap, sakripisyo tiis bago nila nakuha ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya ikaw, huwag kang umasa sa iyong kapalaran. Huwag kang bumase doon sa nababasa mo na horoscope. Kumilos ka. Gumawa ka ng paraan para umangat ang buhay mo. Kaya ang sinasabi nilang tadhana o destinasyon o kapalaran ay ikaw ang gumagawa. At ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng iyong kapalaran kapag ikaw ay nagsipag at kumilos sa iyong buhay para umangat. Ayan guys, yan po ang na-topic ko ngayon base sa aking nalalaman.
ang kapalaran po ay tayo ang gumagawa. At huwag nating isisi sa ibang tao kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay at ngayon ay ikaw ay, kung ikaw ay umasenso man, ay deserve mo yan. At kung ikaw ay mahirap, ay deserve mo rin yan. Kaya yung mga yung mayaman na tao ay deserve nila dahil sila ay nagsikap, nagtiyaga, nagtiis para umasenso. Ayan guys, maraming maraming pong salamat sa inyong panonood at sana meron na naman kayong natutunan sa aking mga sinasabi. Hindi po ako perpekto at hindi ko po sinasabi na ang itong aking sinasabi ay tanggapin ninyo base lang sa aking nalalaman. At kung alam nyo rin itong sinasabi ko, maraming maraming salamat, ina-appreciate nyo ang mga sinasabi ko at ang mga video na ginagawa ko ay nagugustuhan ninyo. Maraming maraming pong salamat ulit. At huwag nyo po sanang kalilimutan ang aking channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po! Enjoy watching. Pobreng Kapampangan po ulit.